Hi guys, magandang hapon, happy Sunday po. Welcome sa aking bagong channel. Dito po kami ngayon sa shop ko. Kasama ko po yung mga anak ko. Hi. Ayan. Kasi nakaugagali ano namin tong magbanding kami dito sa shop ko yung linggo. Walang trabaho. Kasi oras ng pahinga. Pero dinadala ko po yung mga anak ko dito para makita ko sa kanila kung ano ang ginagawa namin tuwing mula Lunes hanggang Sabado. Pero ang alam nila, mananay po kami, mga mananay po, mga magulang nila. Pero hindi nila alam kung anong uri ng pananay ang ginagawa namin. Sample ito, mga gawa namin, upuan, sasakyan, ito, supa, ayan, ito, ayan, lahat yan. Upholstery po ang tawag dito. Ang upholstery po ay isang uri ng pananay din. Pero may hibigatin. Mabigat po ang trabaho sa pananay sa upholstery. Kaya ginagawa ko ito po, ginasama ko sila para pakita ko sa kanila kung ano ang trabaho namin. Kung ano talaga ang mga gawa namin. Kasi gusto ko rin na ma-inspire sila sa mga kahilingan nila, halimbawa sa pag-aaral, sa mga pangailangan nila sa school, mga gamit nila, para maramdaman nila kung saan nanggagaling ang mga pera na binibigay namin sa kanila. Kaya para mabigyan nila ang halaga. Kasi ito ang mga gawa namin mabibigyan. Kaya gusto ko rin ma-inspire sila para mag-prosecute sila sa pag-aaral. Kasi para maisip nila na ang mga pera na binibigay namin ay hindi basta-basta kikitain. Kaya sinasabi ko sa kanila to at pinapakita ko sa kanila para magkaroon ng determinasyon para na sumikap sila. Kasi kapag wala kang tinapos, sigurado, sabi ko sa kanila, mananay rin ang bagsak nyo kung sakali kapag hindi kayo makapagtapos. Matulad rin sila sa amin na hindi nakapagtapos, pero kahit paano, nagawa pa rin namin ng paraan na makahanap ng ganitong trabaho. Pasalamat rin kami. Kahit paano, may mga gawa kami ganito. Kaya, na-vlog kong ito, ginagawa kong vlog na ito. Kasi gusto ko rin na-inspired yung mga bata na huwag masyadong abuso. Isipin nila yung kapakanan nila, isipin rin nila yung mga magulang nila. Ang mga ginagastos nila o hinihingi nila ay hindi basta-basta na dinadampot lang. Kung paano nang pinaghirapan ng magulang nila ang kumita ng pera. Kaya sa mga anak ko, maaga ko sila minumulat kasi kung anong hirap na dinanas namin, gusto kong papakita ko sa kanila para magkaroon silang determinasyon para prosigido sila sa pag-aaral. Kasi sa panahon ngayon, kung wala ka talagang tinapos, mahirap maghanap ng trabaho. At saka ako, kasi nagpa-vlog ako, kasi gusto ko rin na kahit paano, makatulong ako. Hindi rin naman sa financial kasi siyempre ako nagsisimula pa lang ako. Pero gusto ko rin magkaroon ng inspirasyon sa ibang tao. Hindi lang pagtulong sa financial kundi gusto ko rin makatulong sa pamagitan ng pagbigay ng trabaho. Tapos sa ganito ko, nagsimula ako dito, mag-isa lang ako. Pero ngayon kasi gusto ko makatulong. Ngayon, mayroon na akong tao na kasi tinulungan, lalo na mga tauhan ko dito. Yun. Kasi dati, wala naman silang trabaho, kaya kinuha ko sila para magtrabaho sa akin. Para may permanente na rin silang trabaho at kikitaan para sa pamilya nila. Pero sabi ko nga sa kanila, huwag nila isipin at sa trabaho lang sila. Gusto ko rin kasi matutunan nila lahat ng trabaho dito kasi tuturo ko rin sa kanila. Habang bata pa sila. Kasi ang mga natutunan nila dito, pwede nila ang i-apply ng balang araw sa sarili nila para magkaroon rin sila ng ganito
para yung habang buhay, dito na sila sa magtatrabaho sa akin. Ayaw ko rin yun. Kasi mas gusto ko, balang araw, matutunan nila ang lahat ng trabaho dito at magkaroon sila ng sarili nila. Kasi ako, yun rin iisip ko nun. Kasi napakahirap talaga na maghanap ka ng trabaho. Minimum lang sinasahod mo. Tapos ng kontrata mo, maghanap ka ng trabaho. Pero ito, ang trabaho nito, karaniwan ito, kapag ang talento mo, kapag matuto ka dito, habang buhay mo na ito pagkikitaan. Kahit tapos ka man sa pag-aaral, pero kapag may alam ka sa ganitong trabaho, pwede mo ito mapakinabangan at pwede mo ito pangkabuhayan. Magsimula sa maliliit lang na negosyo, maliit lang na puhunan. Sa bagay, wala rin puhunan ito eh. Mag-imbes ka lang na isang makina. Kapag matuto ka na dito, kapag marunong ka naman na at saka matuto, malay natin, balang araw, tanikilikin rin ng mga tao ang magagawa mo. Basta mahalaga, ingatan mo yung trabaho mo. At saka sa mga customer mo, ingatan mo. Kasi ang tao, kapag nagagandahan sa mga gawa mo, talagang ikaw na hanap-hanapin at saka balik-balikan. Gaya sa akin noon, na ganito na, kaya medyo lumaki na ng konti. Salamat man ako sa Diyos kasi lumaki rin ko ng konti ang pinagsimulan ko. Kaya ang mapapayo ko lang sa gusto magsimula, abang-abangan niyo po ang next vlog ko. Kasi kung mag-inspired kayo sa mga gawa namin, pwede rin nyo ito matutunan. Kasi sa sunod na vlog ko, magtuturo ako kung paano magsimula man ay. Kasi yun rin ang sabi ko sa mga tao ko dito eh. Huwag kayong umasa sa hanggang dito lang kayo sa akin. Lahat na trabaho, pag-aaralan nyo. Kasi pwede nyo ma-apply ito kung sarili nyo. Abang bata pa kayo, hindi pa uli ang lahat. Kasi ito, kapag prosigidyo ko sa trabaho na ito, sigurado lahat magagawa mo. Lahat matutunan mo. Kasi sa trabaho nito, kailangan focus ka. Lahat kailangan alamin mo. Kasi kapag natuto ka nito, hindi ka na maghahanap ng trabaho kung saan-saan. Kundi, trabaho na mismo ang lalapit sa'yo. Kasi kapag gusto ng tao, kahit anong layo yun, kapag nakilala ka, sigurado, ikaw ang hanapin mo. Trabaho ang lalapit na sa'yo. Kasi yun lang naman ang talaga ka, kapag may ganito ka, iingatan mo para ang tiwala ng tao makukuha mo. Kaya sa mga tao po, tatlo na sila, dati nag-iisa ako. Ibig sabihin mo, sila natutulungan ko. Ibibigyan ko sila ng trabaho, may matutunan pa sila. Kaya mas maganda, balang araw, magkaroon nga rin sila nito. Kasi ayaw ko kasi sa mga habang buhay sila sa akin. Nasa masandal lang, umaasa, dito kikita. Gusto ko rin sila tulungan na magkaroon rin sila ng kanilang sariling negosyo balang araw. Salamat po. At saka magandang hapon. Sana na-inspired kayo sa kwento ko. Hayaan nyo sa susunod na vlog. Isa-isahin ko po. Tuturo sa inyo kung paano mananay, kung anong ginagawa namin. Step by step ko po para maunawaan nyo po lahat. Kaya ito sa akin, lalo sa mga anak ko, pinapakita ko sa kanila kung anong ginagawa ko dito, anong ginagawa namin ng mama nila. Kaya kahit simpleng mananay lang, pero at least nakakatulong. Kaya papakita ko sa kanila kung anong ginagawa namin dito. Kasi para maramdaman rin nila, makikita nila kung paano kahirap kumita ng pera. Kaya para sa future nila, ginagawa namin ito kahit na maghirap kami. Basta hindi sila matulad sa amin. Na kumita man ng pera, oo, kumikita nga. Pero napakabigat, napakahirap. Kaya ayaw ko rin po maranasan nila ang nararanasan namin. Kaya sa ubod ng makakaya namin, gagawin namin po para sa future nila. Kaya sa mga bata, sana
sumikap din kayo sa pag-aaral ninyo, magtipid-tipid din, huwag masyadong porke na binibigyan kayo, lahat lagay nyo sa siguraduhan. Kasi ang pera na binibigay sa inyo ay pinaghirapan po ng mga magulang nyo yun. Kaya sa mga magulang, suwerte tayo kung may mga anak tayo na nagsisikap. Kailangan lahat ng pangailangan nila sa eskwelahan para hindi masira ang inspirasyon nila, ibigay natin basta pangailangan nila sa school. Kaya ito sa mga anak ko, kaya ito na kinagugalian namin yung bandi ngayon. Dito na sa shop para makita nila yung trabaho namin kung gaano kabigat. Hello, welcome po. Maraming salamat sa subaybay. Sana po na-inspired kayo sa kwento ko. Sa nasusunod na vlog, kita-kita tayo ulit. Magandang hapon po. Maraming salamat. Bye.